ang asawang lalaki ay lumisan. Sa halos 8 taon na wala man lang paramdam sa naiwang asawa. Ang magandang asawa ay inulan ng kachismisan dahil sa isang lalaking nag-alaga sa kanya sa panahong iniwan siya ng kanyang asawa. Si Fuwang ay isang mahirap ngunit isa sa pinakamasipag na tao sa village. Pinakasalan niya si Yongshu, ang pinakamagandang dilag sa village. Nang araw ng kanilang pag-iisang dibdib, marami ang nakisaya sa kanila. Kasama na dito si Jararwa na nagpautang ng salapi kay Fuwang upang magamit sa kanyang pagpapakasal. Si Jararwa ay isang taong happy-go-lucky at hindi seryoso sa buhay. Naiinggit ito kay Fuwang dahil kahit na mahirap ito, nakapangasawa ito ng napakagandang babae. Samantalang siya ay nakapangasawa ng pangit at matapang na babae. Nang isang araw, naglalabas si Yongshu sa tabing ilog. Inaasar siya ni Jararwa. Ngunit si Yongshu ay hindi lang maganda, kundi simple at tapat na tao. Hindi na lamang nito pinansin ang lalaki. Ngunit ang lalaki ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya nagpunta ito kay Fuwang upang pagbayarin ito sa kanyang utang sa lalong madaling panahon. Kung hindi niya agad mababayaran ito, dadagdagan niya ng 5 yuan kada buwan ang interes nito. Matapos ng kasal, walang kapera-pera si Fuwang. Wala siyang ibang pagpipilian. Kaya nagdesisyon siyang umalis at iwan ang kanyang asawa upang makipagsapalaran at makaipon ng salapi. Nais nitong isama si Yongshu sa kanya, ngunit matatanda na ang kanyang magulang at walang mag-aalaga sa mga ito. Hindi rin ito mapakali dahil iiwan nito ang kanyang magandang asawa. Alam ni Yongshu na nag-aalala ang kanyang asawa, kaya pinunit nito ang pulang tela na ginamit niya noong sila ay ikasal at ginawa itong sinturon bilang tanda ng pangako niya kay Fuwang bago man ito bumalik. Bago umalis, nakiusap si Fuwang sa kanyang kaibigan na si Chai Gue na alagaan ang kanyang pamilya. Ang lalaking ito ay may anak na babae at iniwan ng kanyang asawa dahil sa kahirapan. Kaya ito ngayon ay mag-isang nagpapalaki ng kanyang anak. Ilang araw nang makaalis na si Fuwang, nalaman ni Yongshu na siya ay nagdadalang tao. Ngayong may buntis at matanda, kailangang tumulong ni Chai Gue sa mga ito, kaya malugod ang mga ito sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, nagsilang si Yongshu ng isang sanggol na babae, ngunit wala silang narinig na anumang balita kay Fuwang mula nang huli itong magpadala ng pera. Dahil walang lalaki sa kanilang bahay, palaging umaaligid si Jararwa kay Yongshu kahit sa oras ng gabi. Mabuti na lang at may alaga siyang aso, kaya natakot si Jararwa dito. Upang mabayaran ang lalaki sa utang ng kanyang asawa, nagtrabaho siya kasama ng kanyang anak upang makaipon ng pera. Ngunit ang karamdaman ng kanyang benang lalaki ay patuloy na lumalala dahil sa pag-aalala nito sa kanyang anak na si Fuwang. Kaya naiatang sa balikat ni Yongshu ang responsibilidad upang buhayin ang mga ito. Isang araw, buhat-buhat ni Yongshu ang isang kumpol ng firewood. Ang klima ay napakainit. Lumingon siya at wala siyang nakitang tao. Kaya tinanggal niya ang kanyang kasuotan at naligo sa ilog. Sa hindi inaasahan, sinundan pala ni Jararwa si Yongshu. Naginit ito sa kanyang nakita. Kaya sinunggaban nito si Yongshu at balak nitong gawa ng masama ang babae.
mabuti na lang at dumating si Chai Gue na nagtatrabaho sa di kalayuan. Kaya narinig nito ang pagsaklolo ni Yong Shu. Nakipagpambuno ito kay Jararwa. Nang makarating sa village ang lalaki na may pasa sa mukha, sinabi nito sa mga tao na nahuli niyang may relasyon si Yong Shu at Chai Gue. Ang mga kababaihan sa village ay naiinggit sa kagandahan ni Yong Shu, kaya naisip nilang ito ay nangungulila sa kanyang asawa. Mabuti na lang at nakuha ni Yong Shu ang isang butones sa kasuotan ni Jararwa bilang ebidensya na may nais itong gawing masama sa kanya. Nang gabing iyon, dahil sa dami ng problemang iniisip, umiiyak si Yong Shu. Nais nitong magsampa ng reklamo kay Jararwa. Ngunit sinabihan siya ng kanyang biyanang babae na hayaan na lang ito. Dahil may utang sila dito at may kamag-anak itong opisyal sa village, kaya siguradong hindi sila mananalo sa kaso. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, ang biyanang lalaki ni Yong Shu ay hindi kinakaya ang sitwasyon. Tumayo ito kahit may karamdaman at sumuong sa lakas ng ulan. Ngunit hindi kinaya ng katawan nito. Dahil sa nakita ni Yong Shu ang nangyari, wala siyang magawa kundi lunukin ang kanyang galit. Kahit na inosyente si Yong Shu at Chai Gue, hindi pa rin humihinto ang chismis tungkol sa kanila. Pinagpipiestahan nila ito dahil malaki ang mga inggit nito sa kanya. 2 taon ang lumipas, ngunit hindi mamatay-matay ang chismis tungkol sa kanila. Hindi natitinag si Yong Shu dito. Ang kanyang mga biyanan ay nagsimulang pagdudahan siya. Umaasa si Yong Shu na dumating na ang kanyang asawa. Minsan, nagtanong si Yong Shu sa isang lalaki tungkol kay Fu Wang. Ang kanyang biyanang lalaki ay madalas na sa bundok upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang anak. Ngunit walang anak na dumating. Hindi nagtagal kalaunan, namatay ito. Hindi nito kinaya ang chismis at ang pagkamis sa kanyang anak. 2 mahirap na babae na lamang ang natitira sa kanilang pamilya. Pagkalipas ng 1 taon, ang biyanang babae naman ni Yong Shu ay nagkasakit. Ang chismis ay hindi pa din tumitigil at pinag-uusapan ng mga babae na maaaring patay na si Fu Wang. Kaya nagsasama na si Yong Shu at Chai Gue. Inalagaan ni Yong Shu ang kanyang biyanan at sinuportahan niya ito. Ngunit, siya ay babaeng mahina, kaya ang lahat ng pagsubok na ito ay nagdulot sa kanya ng mas lalong kahinaan ng loob. Inalabas na lamang niya ang galit sa ilog. Makalipas ang 3 taon, ang kanyang anak na si Pampam ay lumaki na. Tumutulong na siya sa pagtatrabaho sa kanyang ina sa murang edad. Tinuturuan ni Jararwa ang mga bata sa village na laitin ito dahil walang ama. Ngunit palaging nakaantabay si Chai Gue upang ipagtanggol ang bata. Ang bata ay malapit ang kalooban sa kanya. Itunuring na siyang ama nito. Isang araw, nakakita ng isang may laso na ahas si Yong Shu habang naglalakad ito sa kabundukan. Umatras ito at aksidenteng nahulog siya sa gilid ng bundok. Sinakluluhan siya ni Chai Gue. Hindi mapigilan ni Yong Shu na yakapin ang lalaking palaging dumadamay sa kanya sa oras ng pangangailangan. Nang mahimasmasan ang babae, naalala niya ang pulang sinturon bilang tanda ng katapatan niya sa kanyang asawa. Itinulak niya agad si Chai Gue. Pinagsasampal naman ng lalaki ang kanyang sarili
habang humihingi ito ng paumanhin. Ang dalawang taong ito na may paninindigan ay nakaramdam ng pagmamahal sa bawat isa. Dahil ayaw mapag-usapan ng tao, iniiwasan nila ang isa't isa lalo na kapag nagkakasalubong sila. Ilang taon ang lumipas. Ang dating sanggol na anak ni Yongshu na ngayon ay 7 taon na. Hindi na umaasa na babalikan pa siya ng kanyang asawa. Nabayaran na niya si Jararua sa sarili niyang pagod. Nang araw na iyon, dinala niya ang kanyang anak sa palengke upang ibili ito ng bagong damit. Si Jararua, na kailanman hindi tumigil sa pagkakagusto kay Yongshu, ay nagpunta sa bahay niya at ninakaw ang kanyang pulang sinturon at dinala sa bahay ni Chaigwe. Nang makita ng binang babae ni Yongshu ang pulang sinturon sa bahay ni Chaigwe, nagalit ito at umupo sa lupa habang umiiyak. Nagalit si Yongshu dahil sa ilang taon, naranasan niya ang kahirapan at kapaghatian. Ngunit sa huli, wala siyang nakuha kundi sama ng loob. Gumawa muli siya ng bagong pulang sinturon at umiiwas siya kapag nakakasulubong si Chaigwe. Matapos ang isang taon, sa wakas, natanggap ng kanyang binang babae na hindi na kailanman babalik pa ang kanyang anak. Pinasalamatan niya si Yongshu sa lahat ng pagtulong at pagsuporta sa kanya at binasbasan niya ito na magpakasal na kay Chaigwe. Sinabi din ng lalaking naglalako sa kanya na ang taong kagaya ni Fu Wang na matagal nang walang paramdam ay maaaring patay na. Nagbigay ito ng isang pares na sapatos kay Yongshu at inalok niya ito ng kasal. Wala nang mailuha si Yongshu nang marinig na maaaring patay na nga ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang binang babae ay narinig ito. Hindi na ito kinaya, kaya uminom ito ng lason. Nag-iiyak si Yongshu magdamag. Nakatayo siya sa entrance ng village na nakatulala. Iniisip niya na wala na siyang karamay. Matapos ang libing ng kanyang binan, nang maisip ni Yongshu na tanggalin ang balakid sa kanyang puso, kaya sinunog nito ang pulang sinturon. Si Fu Wang ay nawala ng halos 8 taon. Sa loob ng 8 taon, inalagaan niya ang kanyang mga binan at binuhay niya ang kanyang anak. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At ngayon, kailangan naman niyang makamtan ang sarili niyang kaligayahan. Gumawa ng sapatos si Yongshu at ibinigay ito kay Chaigwe. Silang dalawa ay nagkakaintindihan sa kanilang nararamdaman. Nang gabi, bago sila ikasal, si Fu Wang na inakala ng lahat na namatay na ay nagbalik. Ang nangyari sa kanya ay pinahirapan siya upang magtrabaho sa Burma ng maraming taon at nailigtas makailang araw lamang. Silang tatlo ay nagkakailangan sa isa't isa. Naisip ni Yongshu na napakamiserable ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagdesisyon si Chaigwe na iwanan si Yongshu para maiwasan ang kahihiyan. Hinabol ito ni Yongshu dahil mahal na niya ito at ayaw na niya kay Fu Wang, kaya nag-file siya ng divorce dito. Ngunit hindi na kailanman nagbalik pa si Chaigwe. Matapos ang 3 taon, binigyan siya ng gobyerno ng Vietnam ng sarili niyang lupa bilang kauna-unahang farm sa kanilang village. Naging maginhawa ang buhay ni Yongshu. Sa tunay na buhay, maraming mga kababaihan ang patuloy na umaasa. Iniiwan ang kanilang mga asawa at anak upang magtrabaho sa ibayong dagat para mabuhay ang kanilang pamilya.
Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.